Hawak din po namin ang kopya ng text messages ni Jenna Celis at ni Simon na nakuha namin sa NTC. Your Honor, nasagot na ho lahat ng tanong ko. This case is set for another hearing for the promulgation of judgment. Angel, maraming salamat. Ako nga dapat yung magpasalamat eh sa pagkakadawit ko dito. Ang dami kong natutunan. Ang dami kong natutunan sa pagmamahalan ninyo ni Waldo. Iiwan ko na si Kyle. Kakalas na ako kasi hindi tama. Aayusin ko yung buhay ko. Presented not sufficient to support a finding that the accused was guilty of murder beyond reasonable doubt. In conclusion, because of reasonable doubt as to the guilt of the accused, Aryann Castillo is hereby acquitted of the crime charged in criminal case number 89708 of Quezon City Regional Trial Court. So ordered. Sa sunod na punta natin sa korte, hindi na dapat sa hearing, ha? Dapat kasala na, oh. Oh, bakit kasal ka agad? Hindi ba pwede magkabalikan muna? Oo nga naman. Hinay-hinay lang. Nai-stress ako sa bilis ng kaganapan, ano? Oh, talaga ba? Ang opisyal na kayo na ni Aryann, Waldo? Oo, tay. Si... Ay, Waldo. Maligaw ka muna. Yun naman pala, eh. Maligaw ka muna, anak. Tama si Rosing. Kunin mo muna yung matamis na oo ni Rosing. Gulas! O, bakit, Nay? Uy, la! Si Ate Iso! Uy, Ate Iso! Kali ka dito! Nanalo siya, Ate Aryann! Kali ka dito! Please! Kali ka! Tay! Ay, halika doon siya. Papakilala kita ng formal kay Rosing. Ay, kay Rosing, kay Isa, di pa kayo nakakakilala. Formal, eh. Ano? I'm happy for you, Nitin. Thank you, Waldo.
I'm really sorry na talaga ako sa galit. I'm sorry. Jess. Kalimutan na natin yun. Kalimutan na natin na ang importante, may balik yung tiwala mo sa... Sana matahimik na yung dati. Tita, hindi ako papayag naguguluhin kayo ulit ni Daddy. Gusto ko masaya ka ngayong malaya ka. Thank you, Waldo. Salamat po. Salamat. Alam kong ginawa mo yun lahat para kay Tita Aryann. Oh! Eh, dapat happy-happy na. Eh, kailangan celebrate na natin to. Oh. Alam ko na, hindi ako magbubukas ng tindahan ko. Lahat ng niluto ko, pagsasalusaluhan natin. Yeah, ayos okay, yun. Alam ko, kayo pa nagkabala. Okay, ako, wala yung lusing. Kung gusto mo, sagutin mo na yung pang-soft drinks. Oo, sige. Ano, konvoy-konvoy na tayo? Sige. Oh, sama kayo, ha? Hindi ka, lusing. Doon ka na sumakay sa akin. Bye. Susunod na lang po ako. May pupuntahan lang po ako. O, sumunod ka. Sige, sumama ko doon si Chesca. Ay, sige, ano bang number mo? Te-text na lang kita. Ano ba address? Sige na, lagay mo na. Sandali. Hindi na, sige na. Akin na lang. Ay, tara na. Sakin ka na sumakay, Rosie. Ay, wala kang kotse, ha? Oh, wala ba? Wala. Wala tayo. Wala ka na, sumama ka na sa akin. Oh, wala. Halika na. Tara na, ay. Tara po. Oy, Kulas. Oh. Doon ka sa taxi. Sa taxi ako? Oo. Hindi kami magkakasya dito. Huwag akong pagdilatan. So, may kailangan pa akong ayusin. Samahan ka doon. Sino sa amin ni Waldo ang sa tingin mong karapat-dapat sa'yo? Mamili ka! The board has decided you are suspended indefinitely. Sinabi ko na sa'yo. I just need time! Angelus' case is worsened. Ayaw na tanggapin ang katawan niya ang puso niya. I'm such a fool for believing you! Pinaniwala mo ako masamang tao sa Tita Aryann, pero ikaw! Ikaw ang masamang tao! I was angry. Sapat para makapatay ng tao, Dad! Hindi ko tinuloy! Nakita mo, di ba? Hindi mo tinuloy kasi nakita mo, nakita ko! I can't believe na kaya mong patayin si Tita Aryann at Waldo! Dad, what's happening to you? Nagkamali ako. Nagpadala ako sa galit ko kay Aryann at Waldo. Simone and your mom fooled me, Chesca. They fooled me. So, hindi na maulit yung nakita mo. Dapat lang, Dad. Kasi sa mga kinikilos mo ngayon, wala akong pinag-iba kay Simone! Huwag na huwag mo ako kumpara sa tao yun. Be like him. Sana nga, Dad. Sana. Kasi hindi ako magdala ng isip na pakulong ka parang ginawa ni Zach sa tatay niya. Saan ka pupunta? Kay Tita Aryann at Waldo.
feel safe here anymore. Jess, what's wrong? Naisip ko lang yung nangyari sa amin ni Dad kanina. Jess, siguro, paniwalaan na lang muna natin yung sinabi niya. Baka naman talaga nabigla lang siya. Alam mo naman yung daddy mo, hindi niya tanggap pag siya'y may mali. Sila para mag-enjoy. Nako, pasensya na kayo, ha? Ura-urado itong kataan, eh. Okay lang po. Salamat, ha. Inibitan mo ako dito. Pasensya na, hindi ako nakaabot sa korte. Pero buti umabot ako sa kainan nyo. Nasaan si Isa? Nako, Lola, Nem. Sobrang sarap nitong pagkain ninyo. Grabe kayong magluto. Nakasawa kasi sa opisina. Wala makain doon. Eh, Rosing, ha? Diyan kain po kayo. Para sa iyo to? Eh, huwag na yung kanin. Oo, oh, sige, sige. Salamat. Okay. Alam mo, tama si Jeremy. Kaya nga si Aryann na pagbaon ko. Dahil iba talaga yung lutong bahay. Ay, opo. Tama. Mahilig ka rin palang magluto, Rosing. Parang si nanay. Kain lang. Masan? Nanay! Kumibisita tayo. Masan na mahilig kayo pagkain? Tugtog na po lang. Kanina ko pinabi nagdidilatan. Hindi mo ako pinapansin. Paano ko naman mahalat ang nagdidilat? Kaya dati nandilat yan. Puwet ko talaga. Last po ng pinalito. Hindi na kayo nahiya. May bisita tayo. Ah. Aryann, kain ka na. Oh, ako nakakahiya. Bakit naman? Biglaan to eh. Tutulong ko si Aling Nena. Uy, ano ba? Kumain ka lang. Kumain ka na. Kumain ka na rin. Ayan, sasabihan kita. Pang... Luto na. Boom! Sinabi ng tantanan mo na yan. Ano ka ba naman tiniro? Parang ang bulating na asin. Tigit ka lang. Kaya mo to. Tigit mo yan. Natatakot yung mga bisita sa'yo. Oh. Dali nga yung tigsumayo. Uy, sila Chesco! Uy, Chesca! Tayo tayo dyan. Uy, Chesca, pasok kayo. Pasok. Chesca, masarado nga. Zach! Masarado nga. Basta. Mamuti kong pabig ba? Kaya na pa yan. Oo, oh, sige. Kaya na pa. Huwag lang dyan. At dadalan kitang pagkain, ha? Nice! Tay, dito na si Chesca at Tayla. Kain na. Chesca, oh, ito. Ay, salamat. Buti nakarating kayo dito, ha? Dito pala kayo nakatira. Oo, oh, itong bahay namin. Welcome sa akong buku-bu namin. Tsensya ka na, ha? Maliit lang. Tsaka kahoy-kahoy lang. Saan ka ba nagpapasensya? Inaawin muna kasi dapat. Maliit na yung bahay ninyo. Pero puno ng pagmamahal. Masaya. Ganito yung pangarap ng buhay. Ganito lang. Uy, kain na. Kumain ka na din. Nasaan ba kasi si Isa? Bakit wala siya dito? Eh, hindi na natin sila mapipigil, no? Sa tingin mo, Rosing. Hanggang ngayon, nagmamahalan pa sila eh. Wala na akong magagawa doon. Ang mahalaga sa akin, masaya si Aryann. Yun din ang gusto ko. Para kay Waldo. Parang kailan lang, Rosing, no? Yung mga bata sila, sa tabi lang ng dagat. Ngayon, ang layo na nang narating nila. Siguro panahon na para maging masaya sila para sa isa't isa, no?
Ikaw ba, Rosing, may nagpapasaya na ba sa puso mo ngayon? Ano ba naman tanong yan, Kulas? Pati ba naman ako, nakita mo? Ano mo, mainit ka agad ang ulo. May mag-init ulo ko sa'yo. Aling Nena, kain na ho kayo. Hindi pa kayo kumakain. Ay, kumain na. Naku! Mamaya na, hintayin ko si isa. Kahit konti lang pa. Sabihin ko sa inyo, pag talent ang usapan, walang sinabi sa akin yung Waldo del Mar na yan. Awesome. Interesting. Sigurado po. Ikaw. Kakilala ko sa kanila. Sila ka lang po, hindi nilang pinapakita. Pero alam ko mahirap sa kanya tumisting mo naman sa sarili niyang ama. Saan ba siya tungtuloy? Nakakalong na si Simon. May pamilya ba siya iba? Sabi ni Chesca, independent naman daw talaga si Zach. Pero iba pa rin yung maging pamilya kay inuuyan, di ba? Oo naman. Pwede siguro siya dito rin. Pwede naman siyang tumuloy dito eh. Tatanggapin namin siya. Ay mukhang nagkakasundo naman sila ni King ngayon. Wala. Kasi may sabing umasa ka pa. May ba sinabi na si Aryann yung mahal? Ay, hindi ka pa tumigil ka aasa. Alam ko talagang tanga, Clarissa, eh. Baka mabilawukan. Sabi ko na nga ba, dito kita mahanap. Ipapabarangay sana kita dahil sinira mo yung pinto namin. Nalunok mo na lahat yan. Ikwento mo sa akin kung anong nangyari, ha? Yun! Tatay ko yan! For the win! Thank you, Aria. Tita Aria. Is it okay if I stay with you tonight? Oo naman. Tandaan mo. Welcome ka sa bahay. Thank you, Tito. Wala niya sa akin po pala. Pero lilinawin ko lang po, wala po talagang kasalanan si Waldo. Kasi umpisa pa lang naman, malinaw na hanggang kapatid lang yung tingin niya sa akin. Ewan ko nga ba. May mga bagay na tama naman kung iisipin, pero hindi pa rin umuubra.
Bakit po? Sa tingin niyo po ba, tama kami ni Waldo para sa isa't isa? Oo naman. Nakita ko kung paano mo pinalig ang saya sa apo ko. Pero iba pa rin po yung saya na kayang ibigay ni Aryann. Yung saya po na bawa niya sa pagtulog hanggang sa pagising. Ito na natanggap ko naman po yun eh, pero masakit lang po talaga. Sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo eh? Ako na nga yung nakasiraan ng pinto nyo, di ba ako pa itong magagalit? Bakit kasi pinipilit ko pang pumasok? Nakita ko na nga sarado. Isa, alam ko hindi lang yung pinto yung issue mo. Tinga! Ang issue ko, itong sarili ko, kung bakit pinipilit kong pumasok dyan sa buhay mo. Sakit kaya? Sorry kung may nagawa ko para saktan ka. Nasakit yung pagkakabagsak ko kanina. Oh, sarado. Nagpapasa ako. Ang gulong kausap eh. Na kasi natin pag-usapan. Bakit hindi? Kasi magiging mas masakit para sa akin kung hindi tayo magiging magkaibigan. Kaya kahit masakit para sa akin, pipilitin ko na maging masaya para sa inyo ni Aryann. Ba't wala akong karapatang malaman? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin. Yun ang nga eh. Yun ang nga. Wala naman ako ibang pinagsabihin itong damdamin ko o hindi ikaw lang. Simula nang makilala kita, walang araw na hindi ko hinintay na sabay tayong pumasok. Sabay kumain ng isaw. Sabay umuwi. Pati yung mabubwisit mo, hinihintay ko. Tapos ito, pagbalik ni Aryann, hinihintay ko kahit konting atensyon lang sana. Patapunan mo ako. Dahil kahit sinabi ko kaya konti, sinini pala. Kasi hindi ko naman maigawin na ang mahal kita. Sorry kung nailagay kita sa sitwasyon na ito. Wala siyang laman ngayon. Patawarin mo ako. Isa yun ang nakikita na sasaktan ka ng ganito. Alam mo, hindi ko na ikakaila sa'yo. Sa lahat na nangyari sa ating dalawa, sa lahat ng saya. At ang napakasayang bagay na nangyari sa atin. Aaminin ko. Kung wala si Aryann sa buhay ko, ikaw ay pupuno ng puso ko. Pero
nandyan siya eh. Nandyan siya. At ayoko nasasaktan ka ng ganito. Ayoko nang masaktan ka pa. Kaya pinipilit ko maging totoo sa'yo. Kahit yun lang, ganong klase ng respeto may bigay ko para sa isang special na kaibigan na katulad mo. Bilang pasasalamat, Isa, alam mo ipinagdarasal ko na magbukas yung mga mata mo sa isang lalaki na magbibigay sa'yo ng lahat, na magmamahal sa'yo ng lubos-lubusan. Yung ikaw yung una. Yung ikaw ang lahat. Sigurado may credit line na to dito, ano?